Natihirap noon. Kung kayang meron, di ako tutungko. Dahil na lang niya para mababi ako sa kanila. Siya ang PWD driver na ating nakilala sa Barangay Tatalon, Quezon City. Si Kuya Marlon De Jesus, 37 years old at may dalawang anak. Mamatada po ako noon, 2012, maga ngayon. Tunod-tunod ko lang matrabaho, bawal po ako magtamat eh. Kasi pag wala akong trabaho, kawawat nila, kutom nila. Ganyan ang dedikasyon ni Kuya Marlon magtrabaho para sa kanyang mag-iina. Pero dahil sa kanyang sitwasyon, hindi maiiwasan ang pangungutya ng tao sa kanilang mag-asawa. Mahirap daw ako kautap. Natawa ko naman. Ganun din. Babaya ko na lang. Hindi ko napapatingin para walang awal. Sipag at pagtitiis ang ginagawa ni Kuya Marlon para lang itaguyod ang kanyang pamilya. Matakot para pag nakita ko. Naawa ko sa kanya pag wala akong trabaho. Naiiyak na lang ako. Tapos, mamaya-maya bago matulog, magtatala ko para kung ano ang gawin ko para makuha ko na pang araw-araw. Ang paghihirap ay ramdam na ramdam din ng kanyang asawa na isa ring PWD. Hindi ko kakaya. Anak ko pagkain, bawal. Papaga. Mahirap na ang asawa ko. Wala naman tatagay ang bahay. Daming utang asawa ko. Sa kahirapan ng buhay na dinaranas ni Kuya Marlon ay may pakiusap siya sa bawat pamilya. Pag kayo magkaway-away, lagi nga ko naway, mahal ko pa rin siya. Yung pag-anay ko, alam na na yun. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Yes, so, sana all. Alam mo, Rani, maraming buo, maraming magandang pagkatao, pero hindi makatao. Yes, tayo. Pero ito, may kulang, pero... Buong-buo. Buong-buo ang pagkatao niya. Ano pa na itulong natin dito, Rani? Wala pa po tayo. Dapat kunong bihira ka, inire mo. Anong rekomendasyon mo? Ngayon pa lang tayo. Ang una tayo lang hinihiling talaga nila ay matulog. Kasi po yung asawa niya po, nalaglag po yung sagdan. Kaya lumala po yung pagiging PWD niya. Maliban sa mahirap makapagsalita, malabong mata, mahina yung paninig, lalo pong nahirapan dahil sa nahirapan na siya maglakad din ngayon. Yung bang boyfriend mo, hindi ba PWD din yun? Dapat check up na ba yon? Oo, time na check up doon. So clear siya. Clear tayo, kaya nga nakapunta dito. Sige, anong papa-check up dati yung asawa? Opo, yun po. Pero tayo nagpa-check up naman po siya kayo. Nahihirapan lang po sila dun sa gamutan. Hindi po sila na tulong kasi yung gamot niya, parang imbis na pambili nung pagkain, napapambili pa nila ng gamot. Sige. Ano bang hanap buhay nung babae? Dati po nagtitinda po yung babae, pero mula po nung nahirapan na nga po maglakad dahil po sa aksidente, doon na lang po sa bahay. Oh, so anong kaya niyang gawin para makapagsuporta siya sa trabaho ng bilang San Francisco? Kanina po kausap po namin yung lalaki po through chat po kasi mas madali po siyang kausap sa chat. Kasi mas nakakapagbasa po siya. Ang sabi niya nga po dito, yung mga saging saba, yan po kasi talaga tinitindala kasi meron po silang bike doon na pwedeng banana queue o nilagang saba. Nilaga. Kasi may bike po sila na pwedeng mag-ikot-ikot sa Tatalon. So ang puhunan, kailangan nila puhunan. Ano rekomendasyon mo, Rani? Ayun po, bigyan po sila ng puhunan at saka tulong medical na rin po. Magkano yung puhunan gusto nung ibigay natin? Kasi po yung sasaging po, meron na po sila doon nag-aangkat na doon sa Tatalon. So meron na po sa pwedeng kunan. So 3,000 doon sa puhunan, 2,000 para po doon sa medical na panggabutan po ng asawa niya. Sige, ibigay natin yan. At bago mag-New Year, nasa kanila yan. Yeah. Ibigay natin yan. Kasi ang ano dito
Mayroon silang kapansanan, pero opo, pareho sila. Parehong lumalaban sa buhay, oh, yes, yes, di ba? Yes. Pero ang daming matitinong tao pero batugan. Yeah. Yeah. Ayan, batugan. Ayun, ako kanina bawal nga daw siya tatamad-tamad kasi wala. Kaya nga, ang ganda ng prinsipyo ng lalaki. At sabi niya, di ba, wag na daw mag-away-away. Kaya nga, tama. Ayun, away. Oh, yeah, sana ano, give love. Yes. Give love. Okay, yes, grabe yung suit nilang dalawa. Yung last video kanina, grabe nag-slight sila mag-asawa. Kaya nga eh. Pero ano ha, ang dami rin nadidisgrasya sa New Year's Eve ha. Oh, mag-iingat kayo. Sa mga paputok. Oh, sa, lalo na kayong mga first-timer. Ang daming manluloko lalaki ngayon dyan. Oh. Mga first timer na magpapaputok. Ayun. Oo, tama. Baka ho mabiktima kayo ng love scam, ha? Daming love scam, ha? Mga foreigner na inaano yung mga Pilipina nating naghahangad ng mga pantasya. Uh-huh. Oo. May pinadadala, foreigner, kunwari, ganon. Tapos, dadramahan na. Imbis na, ano, mangutang pa para ipapadala rito. Dahil nakita nga, foreigner, mistiso, maganda lalaki. May pinangungutang. Bayang pera. Yeah. Then, ang daming love scam na akong ang daming lapay yung pamilya. Nasa ano yan, marami yan sa online. Oo. Mm-hmm. Oo. Kaya ikaw, Rani, mag-ingat ka, ha? Oo, pumunta na lang kayo sa Gigolo. Nagbigay na lang tama. Ano si tatay? Number. Okay, Rani. Hihibatay na si Rani. Ay, si Bebe dito. Dalawa na raw. Maraming salamat Tatay Rani, Lady Aya at Ate Tess para sa servisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Rani Barbo sa Flash TV at DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas.